Aattend ako ng binyag dahil kinuha ko ninong. Nagpakimkim nga pala ako ng 50 pesos. Okay naman na siguro to, di ba? Ang importante, nagbigay. Ilagay ko nga pala sa sobre para kahit papano hindi nakakahiya. At syempre, dahil ninong ako, tinulit ko na ang mga pagkain sa reception. Sobrang dami kong kinuha ng lechon. Ang sarap at ang lutong ng balat. Meron nga din swimming pool dito. Pero nagtataka ako sa sobrang daming bisita, ako lang naliligo. Bakit kaya? So mga kadigit, tara, samahan niyo ako. Isang umaga, hindi ko nga akalain na may kukuha sa akin bilang ninong. Kaya eto, namimili ako na susutin ko papuntang simbahan. Wala pa naman sa putong damit ko kaya madali ako nakapili. O diba, tito vibes na ako. Magchichinelas lang sana ako. Pero sinabihan ako ni mama na magsapatos. Ako lang ba o kayo din? Nagkakaroon kasi ako ng paltos pag matagal ako nakasuot ng sapatos o naglalakad. Kaya naman itong nilalagay ko sa daliri ko ay talagang lifesaver. Anti-paltos nga pala ang tawag dito. Kaya aya, kahit gaano katagal ako magsuot ng sapatos, hindi na ako magkakaroon ng paltos sa mga daliri ko sa paa. Tenen, eto na nga pala ang forma na inyong ninong Dugs. Hindi na ako si Kuya Dugs, ako na ngayon si Ninong Dugs. Dahil baby pa naman yung inaanak ko. Hindi ko sure kung tama ba to. Bumili nga pala ako ng diaper at pangre-regalo ko to sa kanila. Wala kasi ako maisip eh. Itong Team Dugit Tricycle pala gagamitin namin papuntang simbahan kasi medyo malayo. At habang bumabiyahin nga kami, naisip ko parang nakakahiya. Ibabalot ko pala muna to ng gift wrap bago ko iabot. Buti na nga lang meron kami nakitang maliit na tindahan at tumigil muna kami dito. Buti na nga lang meron malaking paper gift bag. Nagkasya lahat ng diaper. Kaya paano hindi na to nakakahiyang iabot? Bumili na nga din ako ng sobre para paglagyan ko ng pakimkim. Kung kailan paalis na ulit kami? Kahit sobrang init, biglang umulan. Ano kaya ibig sabihin noon? Init-init tapos na ulan. Tingnan niyo kung gaano kaliwanag ang langit. After 30 minutes tsaka lang tumigil ang ulan. Sana hindi pa ako mali. Magsakay ko ng tricycle bago ko pa malimutan. Ilalagay ko na pala sa loob ng sobre at ng pakimkim ko. Nakakahiya naman kasi ko basta-basta ko na lang iaabot tapos wala pang sobre. Sa wakas nga, umabot pa ako at nakarating na ako dito sa simbahan. 10 minutes pa at magsimula na ang binyag. Sobrang init nga ng mga oras na to. Pero maambun-ambun pa rin. Buti na nga lang meron dito malaking puno at nakakasilong kami. Kaya naman salamat sa puno. Bago nga pala ako pumasok sa loob ng simbahan, bumili muna ako ng tubig. At dito nga sa loob nakita ko nakaupo na yung mga nina. Lahat ng mga kahalayaran niya, sila pala yung mga kaninang ko. Tapos dito naman sa likod ako lang yung nag-iisang ninong kalbo pa. Bigyan nga pala ako ng papel at kandila. Ito yung katibayan na ninong na ako. Fast forward ko nga tapos na ang binyag. Nagpipicture na isa-isa ang mga ninong at nina. Kasi hindi ko nagpipicture kasi nahihiya ako magbuhat ng baby. Ang pinaka-excited talaga ako ay itong reception. Nakita ko kasi na merong lechon sa catering. Social nga eh, pagkaupo namin sa lamesa, naglagay agad ng tubig gamit tong pangmayaman na baso. Kaya pinapractice ko kung paano ba humawak ng mayaman ng baso. At ng style na pang-social sinubukan ko. Dalawang daliri nga lang gamit ko, bigat na bigat nga ako. Ang hirap pala maging social. Kaya naman normal na hawak na lang ginawa ko. Pwede na pala kumain kaya pumila na agad ako. Hindi na nga pala ako kumuha ibang putahe, lahat na kinuha ko ay lechon lang. Sobrang tagal ko kasi hindi nakakain ng lechon eh. Kaya ang dami kong nakain. Grabe, sa sobrang dami kong nakain lechon, hindi ko na nakain yung kanin. Eto nga pala si Buibu ay ninong din. Pero matid lang siya nung kainan na. Huwag niyo pong gagayahin yun ha. Ang mabait na ninong dapat kagaya ko. Charot! Meron nga pala swimming pool dito sa venue. At sobrang laki pa. Sobrang dami nga naming bisita pero walang naliligo. Kaya naman ako na yung mag-pers mo para pag naligo ako baka may maligo na rin. Naalala ko nga pala dati, meron din akong vlog na matid ako ng birthday. Tapos ginanap din yun sa merong swimming pool. Sabi ng mga nagko-comment sa akin, wala daw akong class. Kasi nga hindi daw ako nahihiya, bakit daw ako nag-swimming? Sa isip-isip ko, di ba nga kaya nga sa swimming pool ginanap para pwede mag-swimming? Di ba? Tama. O tama. Ah, basta ako masaya at nagsiswimming ako mag-isa. Pakiramdam ko tuloy ako may ari nitong swimming pool. Sa buong buhay ko ngayon ko lang naranasan na magkaroon ng sariling swimming pool. Dahil solong-solo ko to, sure ako na walang iihi dito. Ako lang, charot. Sobrang ganda pa nga dito ng tubig. Ah, basta ako enjoy na enjoy. Tanong ko lang, i-invite nyo ba ako pag birthday nyo? So yun lang, thanks for watching. Bye-bye.